So, ito ang baon natin for today's video. Decoy. We don't do set pricing like one size fits all because we want to make sure that the packages that we offer is purely customizable depending on our client's needs. Pasok tayo sa office. So guys, pag Linggo kami lang, mga apat lang kami. Tignan nyo ang dilim. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And for today's video, wala naman masyadong ganap, Sunday ngayon. So Sunday, pareho kaming may work ni Bianca. And ngayon, break ko ngayon sa work. So papunta ako ng metro kasi mamayang gabi, plan namin mag-samgyup. M&M samgyup lang. So ayan, pinagtitingin ako ni Bianca ng lettuce. Dapat kasi pupunta siya dito sa work. Eh kaso sabi ko sa kanya, umuwi na siya kasi 3 PM pa. 3 PM labas niya, eh ako 6 PM pa ako. So sayang yung oras, wala rin naman siyang gagawin. And ayun nga, sabi ko sa kanya, pag magkikita kami, lalayas na naman kami. Kusan sana naman kami mapapadpad. Kaya sabi ko, sa bahay na lang, pahinga na muna kami. Sinakapagod din. So, ito, samahan niyo ako, maghanap tayo ng lettuce. Wala, may nakasale ngayon. $2.99 per pound. Kagaya nito, $3.60 lang. Ito, tignan niyo yung buto-buto. Oh, buto-buto ito. $1.76. Tapos ito, tenderloin. $5 lang. Well, actually, ito feeling ko mahal pa ito eh. Sinend ko na kay Bianca kasi pag namurahan siya, bibilin ko. Pero most probably, ang gusto kasi nun sabay-sabay na pag nag-groceries. So, bumili na ako, $3.58. Kasi gusto daw niya ng pork. Sabi ni Bianca, kailangan din daw ng milk para sa cheese. Check ko kung may maliit kasi ang lalaki nung nandito eh. Ayan o, ganyan yung mga milk dito. So, ewan ko kung may maliit. Check natin, gantong brand kasi yung maganda pero ang lalaki. Wala akong makitang maliit ng milk. So, sabihin ko evap na lang. O di kaya water na lang. Pwede namang water. So, punta na tayo sa mga gulayang section. Tignan natin kung merong lettuce. May tukso na naman. Layuan mo ako. Shit, cheese stick. Ito na, gulay section na. Buti may nakasulat. Hindi ko alam kung alin yung lettuce magkakamuka. Ito pala, lettuce. Dami. Tignan natin. Ito, may nakuha tayong unti. Pwede na to. Check na natin, timbang. So, ayan, lalagay mo sa timbangan. Tapos, isa-search mo kung ano. Tapos, ayan. Click mo lang. Okay. Okay ba? One pala. One. Click mo, okay. Ayan, $3.49 siya. Mahal naman na ito. Kasi yung presyo ng pork. Ayan, ipiprint nyo lang. Print. Hindi ko alam saan ilalabas. Label into the bag. Ayun o. Lalabas daw dito. Wala naman nagpiprint. Ikot pa tayo. Ayun, favorite ni Bianca. Mahal din kasi tiis muna siya. Favorite niya yung loker-loker na yun. So ayun, meron pa kasi kaming natira ng mga thin slices ng pork. So, sabi ko mag-samgyup. Ay, thin slices ng beef. Yung galing sa Hofan. So, sabi ko, mag-samgyup kami. Uy, may chicken popcorn. Pero, hindi, pwede na yung price niya. Hala. Saka na may chicken nuggets pa kami. So, ayun guys, babayad na tayo. 30 minutes lang break. So, bum over break ako. So, ayun guys, kita niya naman. Pag Sunday, pumapasok na lang din talaga ako kahit tamad na tamad ako kasi kita niya naman kapatay yung ilaw tapos apat lang kami. Tapos basically wala lang.
Hindi nga lang pwede matulog kahit antok na ako. Kaya for the coffee ang frozen. Saka pera din yun. Kakabayad ko pa man din ng driving lesson ko. So, kailangan mag-hustle-hustle naman. So, ayan. Ito na yung mga napamili natin. And yung eco bag dala ko yun. Sakto lang din na metro. So, balik na tayo sa office. So, baka masira yung pork at saka itong gulay. Lagay ko muna dito sa may freezer. Gagay, kala ko napkin. So, makilagay muna tayo. Dalawa na pala yung binili ko. Baka mabihitin eh. Kala ko napkin. Diyan ka muna. Tapos itong gulay. Dito. 2 PM pa lang kasi. Eh, ang out ko 6 PM pa. So, better na ilagay na muna dun kaysa masira. Ayun guys, update lang. Around 4 PM na, 4:30. Antok na ako, dumudok-dok na yung ulo ko sa desk. Grabe sa ng ulo ko. And hindi na ako tinatalaba ng kape. Kaya nag-washroom muna ako para makatayo-tayo. Hirap! So, yun guys, pauwi na tayo. So, dapat pa ako office ni Angel. So yun nga, baka mapakagasas na naman kayo pag lumabas. So nagbabalak na lang kami mag-sakanggip sa bahay. Kasi ilang araw na siya nagkikrim. Gusto nga niya bumalik to sa kanina namin ng birthday ko eh. Eh sabi ko, next time na lang. Kasi yung kanain ko na hindi pa natutunaw yata sa tiyan ko eh. Pero ngayon, try na yung mag-sakanggip sa bahay. So ngayon is 3 degrees lang. Kaya hindi... I mean, malamig, pero tolerable naman yung lamig. So, iba kung tara ako ng bus stop. 3 minutes na lang. Ewan ko, may iwan ako. Naiwan ako, Diyos ko. Ilang minuto na naman ako mag-iintay. Mga 20 minutes yata. Sana hindi pa ma-i-track sa transit. O, di ba, may iwan ako ng bus. Diba? So, ayun guys. Pauwi na tayo. 6 PM na. Hinantay ko na lang yung lift. And dala-dala ko na yung pang samgyup. So ayun guys pala, since yung mga bago dito, pati yung mga hindi pa nakapag-sign up sa Lyft, gamitin nyo na yung link ko and magkakaroon kayo ng discount. Like 50% off, malaking bagay na yun. It was very easy going. Ayun guys, nakababa na tayo and papasok na ako ng bahay. Grabe, antok na antok talaga ako. Para akong lasing. Alam mo, hindi ka naman umiinom pero lasing yung feeling mo. Yun na, nagbukas na ng ilaw. Na. Ang aking welcoming committee. Naku, video din oh. Oo, diba? Top na alta ka. Yan. Yung pork. Tsaka yun. Kamusta ka naman? Bigong sarap. Kamusta ka naman? Nantok ako. Tara na, ayaw tayo. Tara na tayo, kaya kumain. So, ayun guys, nagpa-prep na siya ng pang samgyup. M&M samgyup. Tapos ito na lang ilalagay namin sa cheese. So, ayun guys, ganyan niya na lang kinap. Para mabilis maluto. Para M&M samgyup. Baka pag-samgyup lang daw siya. Pag-samgyup lang. Yun na, nagsistart na siya magluto. Hanggang ganyan-ganyan muna tayo. Kasi mangangamoy pag yung samgyup. Tsaka wala naman talaga kami pang samgyup. Sa ganyan lang muna. Tapos, ito na yung cheese sauce. So, ayun guys, nag-marinate na lang si Bianca ng beef at saka pork. Ayan. Para may lasa naman. Yung niluluto niya, request ko kasi yan, salt and pepper lang. Nagugutom na kami pareho, pero gusto namin mag-samgyup. Samgyup sa bahay. Wala lang kimchi. Nakalimutan ko bumili na. Sa isip ko na yung pati samjang kanini. Though, di naman ako makain siya lang. Kaya siguro nakalimutan ko. Tumatalsik. Kaya sana yung magluluto niyan. For the kain lang tayo. So, ayun guys. Ito na yung mga naluto. Beef na may marinate. Pork na may marinate. Tapos plain na pork. Yung salt and pepper lang. Oh, may kumukuha agad. Wala pa. So, ayun. Inaantay na lang namin yung kanin. Ininit na lang. Ayun yung kanin namin mag 4 days na. So, ayun na guys, lahat ng aming samgyup. Let's eat. Let's eat. Mm.
Sarap. Alam, saan mo daw walang kimchi, pero pwede na yan. Paano, paano? Paano mag-samgyup? Wow. Sarap. So ako guys, pag kumakain, maski nung sa Pinas, ano lang, pork, tapos cheese, tapos kanin, yun lang masaya na ako. Solid. Mas okay pala yung ganito eh. Mas mura eh. Trabaho nga lang. Ay hindi, saglit niya lang niluto. Pero hindi mo lang feel. Pero mas okay ito kasi hindi na yung magluto-luto pa, tas antayin pa. Ito luto na, tas sabay pa kayo kakain. Walang tagaluto, walang kung ano-ano. Cheese, kita nyo ba yan? Tignan nyo yung cheese ko. Solid. Sipag naman yan oh. Tignan nyo guys, ito yung nabili namin sa Costco. Cutie, machi-machi. So, ayun guys, andito na kami sa kwarto. And, tignan nyo, medyo umukay-okay na, nag-flatten na. Noong nakaraan, grabe, sobrang bumpy nung mga pimple ko. Ay, nagla-lighten na. In all fairness naman dun sa sinadjust sa akin ni Mai, yung kawork ko na lash. Pag umukay-okay palalo. Kasi medyo for me ha. Kasi ito sobrang dark nito. Yung pimple mark na yan. Tapos, ayun, isa pa sa ginawa kong remedy dito sa mukha ko. Yung towel ko sa face, iba na. Sana gumaling. Kasi ang plano ko talaga, if hindi pa rin siya uubra sa lash talaga, magpapacheck na ako sa OB. Ayun. Kasi baka nga may PCOS. May PCOS. Pero hopefully, okay, umukay na siya. And si Bianca ngayon nasa washroom. Tapos ang gagawin na lang namin is magtitiklop ng damit kasi medyo marami kami nilaban kahapon. Eh hindi na kinaya ng time kasi syempre may mga pasok pa kami kanina. So kailangan gumising na maaga. So ayun. Ayun guys, basically yun lang naman yung mga ganap namin, natin for today's video. And baka sa Tuesday na ako uli mag-vlog. Kasi rest day ko yun. Tapos yun nga, may mga ganap tayo. So, isasama ko pa rin kayo kung may gagawin man ako. Pero kung wala, syempre, sa akin na lang yun. Matutulog lang naman eh. And ayun, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin. And please, like and subscribe sa aming YouTube channel, Adventures in Canada. And like and follow our Facebook page, Adventures in Canada din. Thank you so much for watching. See you on the next one.